Magandang araw sa mga kabayan nating stranded dito sa Qatar. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit na mga negative, bad news ang nababasa natin dahil laging cancel ang flight. Pero natutuwa din naman tayo dahil yung mga iba nating kasama ay nakauwi rin naman sa Pilipinas. So siguro, panahon lang, sila muna ngayon, darating ang panahon na tayo rin ay makakauwi. So maging positibo lang tayo guys, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kahit na tayo pinapaasa ng mga airlines, o kung sino mang nagpapaasa sa atin, patuloy pa rin tayong aasa, manalangin, manawagan sa ating pamahalaan, na sana makauwi tayo. So ito guys, pang 120 days na para sa akin na stranded tayo dito sa Qatar mula noong March 10. At ngayong umaga ay nakatanggap ako ng email mula sa opisina ng Oman Air Alsad. Dahil nag-follow up ako, magbubukuli sana ako. Ang sabi, this July hanggang 31, talagang walang flight ang Oman Air, Doha, Muscat, Manila. So, malungkot na balita. Hindi ko na alam kung anong eroplano ang pwede nating sakyan pa uwi. Ang Qatar Airways naman, hindi na rin natin kayang bumili ng ticket dahil sa sobrang mahal. One way lang, halos 75 to 80,000, 100,000. Saan naman natin kukunin yung perang yan? Wala ka na ngang trabaho. Ganun pa yung pamasahe. So, baka pwede na lang walis, ting-ting ang sakyan natin para makauwi. Libre lang. So, para sa akin, ang gusto ko na lang gawin ay umasa na lang sa repatriation dahil nga hindi walang kasiguruhan ang Oman Air. Walang kasiguruhan ang PAL. Ang Qatar Airways, sobrang mahal naman. Diyos ko Lord, sana naman huwag masyadong mahal dahil hindi kaya ng mga OFW na bumili ng ganon kataas na presyo ng ticket. So guys, mag-iba muna tayo ng usapan dahil may natuklasan akong negosyo, gusto kong i-share sa inyo habang naghihintay tayo ng flight pauwi ng Pilipinas. Adi, usapang negosyo muna tayo para maging makabuluhan naman ang araw natin. Ito guys, i-share ko sa inyo. Sinier ito sa akin ni Ma'am Agnes Ali, isang kabayan din natin na may pusong OFW, dating OFW, na sana makatulong sa inyo. Sinubukan ko rin. Itong negosyo na to guys, ito yung Facebook page niya. I-like nyo lang, visit nyo at mag-message kayo. So ang owner nito ay si Sir Arnold Usada. Sir Arnold, mabuhay ka. Sana patuloy pa rin yung pagsuporta mo sa mga OFW. So in-advertise ko na para makatulong naman tayo sa mga kababayan natin, lalo na yung mga ayaw nang bumalik sa abroad. So guys, ito yung halimbawa ng package ng Cruzada, mga merchandise, damit, kahit anong mga branded na damit. Ito, yung package ay sinubukan ko, worth 3,625 pieces. So binayaran ko na kanina.
Tapos sabi ko sa anak ko, anak, yung grade 12 kong first year college kong anak, total wala pa naman pasok. Subukan mong magnegosyo tayong dalawa, tayo yung partner. So, ang hintayin mo yung shipping dyan, tapos bahala ka ng magnegosyo. Para habang nagkaroon ng GCQ dyan sa atin sa Lubao o Pampanga, kumikita ka pa rin online. Pwede namang online ano yan, or pwedeng pick up. So at least habang nandito ako, mayroon tayong pagkakitaan, pantawid, gutom lang naman. So marami guys, maraming ano dyan. Kung mayroon kang 4,000 hanggang 12,000, pwede ka nang magnegosyo. May iba't ibang package dyan. So bahala na kayo. Sa Pilipinas, yung mga kamag-anak nyo, asawa nyo, ayun, baka subukan nyo habang nandito kayo. O kaya naman guys, pag halimbawa naka-uwi kayo, nangako naman si Secretary Bello na makatanggap tayo ng AKAP. Akapin naman nila tayo. So yung kalahati doon o pang-negosyo na natin para madoble. Maliit lang na kita, basta araw-araw may pumapasok na pera, okay lang yun. Wag naman malaking tubo ang ano natin, ini-expect natin. Maliit lang. Kikita ka lang naman dyan ng mga sabihin na natin, sikreto lang. Pero wag naman nating tubuan. Tubong lugaw na lang ang gawin natin dyan. Diba? Kikita tayo. So sakali, naisipan yung magnegosyo, kontakin nyo si Sir Arnold Cruzada. Nandito naman yung link niya sa aking vlogs. At sana makatulong ito sa inyo. At kahit pa paano, lalo na sa mga kasambahay natin na apektado dito sa Qatar, yung mga nawalan ng trabaho at gusto na rin mag for good, so try nyo. Try nyong ano, magnegosyo. Ako, pinili ko itong ano, mga branded na damit. Dahil nga, sabi ko sa anak ko, subukan natin. At sabi naman ng anak ko, sige pa, subukan natin. Mas okay yan kasi hindi naman masisira. Kumpara sa mga pagkain, masisira. So yung damit na yan, kahit naabutin pa ng December, okay lang, mabibenta pa rin. Pwedeng ma-stock. So guys, habang dito tayo, isipin nyo na magnegosyo. Ako, may naisip na ako eh, magtatanim akong kamote, magtitinda ako ng ano, tuyo. So okay na, magtanim akong kamatis, kung ano pa yung pwedeng itanim dun sa paligid namin. Pansamantala, habang hindi pa tayo makabalik, so ganun muna. At least nasa Pilipinas at kasama yung family natin. Ang tanong, kailan ko kaya magagawa yun? Nandito pa tayo sa Qatar. So sana hindi na tayo abutan ng kanta ni Jose Marichan dito. At makakauwi tayo guys. Tiwala lang, may ginagawa na rin na hakbang ating Pangulo. At ang ating embassy, gumagawa rin ng hakbang yan. Hindi lang natin alam. Pero tutulungan tayo guys. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Manalangin tayo at manawagan sa ating mga pinuno na tulungan tayo, kasama si Senador Manny Pacquiao, Senador Bongo, si Senador Bato de la Rosa, ang party list ng OFW, si Senador Congressman Bobby Pacquiao. Tulungan mo naman kami dito sa Qatar. Maraming mga OFW na kailangang makauwi na dahil wala nang tirahan, walang trabaho, walang pagkain.
So, hindi naman dapat ay iasa na rin natin lahat sa embassy dahil hindi tayo kayang serbisyuhan ng embassy dahil kulang din sila sa manpower. Libo-libong OFW ang nangailangan ng tulong. Eh, ang manggagawa ng embassy ay kakaunti lang naman. So, senador, mga congressman natin, tumulong na kayo. Maraming salamat. At kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo kay Alias Waway, hindi pasaway. Salamat!